as a director, mga writers namin, we decided, brainstorming kami sa isang hotel dito sa Quezon City. Sa isang lumang hotel? Lumang hotel. So we decided, okay, ando kami sa 7th floor with all the writers, EP, AP, lahat ng PA. Tapos ando kami till midnight after taping. So pagkatapos noon, may kumakatok, di ba? Tapos, di buksan. Wala naman tao. So, sayo ng mga writer, ay, direct, may multo dito. Sabi ko, kayo talaga, nagpapaniwala kayo sa mga ganyan. Tatandaan nyo na. Second time, kumatok. Buksan. Wala direct, sabi sa'yo. Ikatlong beses, kumatok. Tapos, bumukas ng konti. Ayan, direct, pumasok na. Ay, nako. Ay, ano reaction mo nung time? Wala rin. Sa akin, Diyos ko, baka ano lang yan, energy lang yan kung ano. Wala. Ko, okay. Tapos, 3 o'clock na in the morning. So sabi ko, uwi na tayo. Siguro, okay din na pag-brainstorm natin. So, 7th floor, ako mag-isa lalabas. Hindi ko naisip na madilim yung building, madilim yung... Pero may isang writer, sabi niya sa akin, direct sabay ako sa'yo. Okay, sige, halika. Pero hindi ka natatakot, no? Wala naman. Okay lang, pwede naman kumuwi mag-isa Okay. Pagdating sa elevator, sabi sa akin ng writer, direct saan ka ba? Basement or ground floor? Sabi ko, basement ako, yung kotse ko nasa basement. So, dalawa kayo sa loob ng elevator, no? Tapos siya sa ground floor daw siya. Andun daw yung driver niya. Pagdating sa ground floor, pagbukas ng pinto, may pare. Atingin ako sa pare. Medyo Pinoy na mestizo. May bigote. Anong itsura niya nung nakatingin sa'yo? Oh, nakatingin sa akin. Tapos, tumingin pa ako sa baba niya. Nakita ko yung sandals niya Chokita, kompleto. Tapos, sabi ko sa kanya, bababa pa ito sa basement. So, sinabi mo? No. Wala siyang sinasabi? Umuko lang siya. Yung tumangaw lang siya. Tapos, lumabas sa yung writer ko, tapos pumasok siya. Pagsarado ng elevator, pagdala sa likod ko, tumayo lahat. At saka taga, nilinervis ako. Para that was the longest ride ko from ground floor to the basement. Tapos taga, ayoko lumingon kasi nasa isa ko, baka puto lang ulo niya. kaya nilinervis, pagbukas ng elevator, takbo ko. Sasakay sa kotse, tapos umalis na ako. Tapos, nung nakalabas ako sa building, sabi ko, ay, ano ba yun? Ang weird, no? Alas stress ng umaga. May pare. Diba? At naka... Abito. Abito. No? Eh, normally naman. White, no? Hindi. Normally ngayon, hindi na sila nakasuot ng abito. Hindi, wait. Nung time na yon, hindi na naman uso nag-abito, no? Oo. At saka, ano siya, Pinoy mestizo? Sabi ko nga, pag nakita ko siya ngayon, ma-recognize ko siya na ikaw yung nakita ikaw ko. Ikaw yun. So, finally, kinabukasan. So, nakita kami sa taping ng writer ko. Sabi ko, hindi ba ang weird? Sabi niya, alin direct? Biro mo, alas 6 na madaling araw, may pare. Sabi niya, saan direct? Sabi ko sa elevator, pagbukas na elevator, lumabas siya. Nakatayo siya, lumabas ka, pumasok siya. Walang pare, direct. Sabi ko, teka, sandali, huwag mo akong loloko eh, sasampalin kita. Sabi ko, walang ganyanan. Hindi, direct, ako, pinagtataka ko, bakit madilim ang lobby? Tapos, teka, tawagin natin yung driver ko, kasi yung driver ko, mula na nag-meeting tayo, ando siya sa lobby, naghihintay sa akin. Sabi ko, Nasa lobby yun. So, tinanong niya yung drive. Pakitabi nga, may pari man sumakay sa elevator na lumabas ako, sabi nung writer. Sabi ng driver, wala po. Ako lang nakakita doon sa pare. And since ayoko pumasok sa building na yan.